behavior ng tao ng dagupan sa problem sa approach nila sa plastic. So yun naging dissertation ko nung aking kumuha ko ng doctorate. Pero pinagbabawal na bang plastic dito sa dagupan? Administration. Pinagbabawal, do we have an ordinance pinagbabawal ng plastic? Hindi pa. Okay. Sa Makati kasi bawal na. Papunta doon. Sa Linggay, bawal na ang plastic. Sa Linggay. Ibang plastic yun. Baka plastic ka tao. Kasi bumili ako doon sa Linggay. Bumili ako doon sa Linggay sa kanila. Oh. Parang nakita mo sa TV sa Amerika. Supot. Supot. Hindi sa Makati ganyan kami. Pero ito yung tanong ko. Di ba inimbento ang plastic para siya maging kapalit ng paper bag? Tama. Bakit nga pagbabawal yung plastic? Marami nga nagagalit eh. Sabi ng ibang mayor. Magpuputol na naman ang kahoy. Sabi ng ibang mayor, paano mo ilalagay ngayon yung bagong? Lalagay mo dun sa supot. Yan. Hindi kasi may bago ngayon. Kasi ngayon yung batas na yun. Pero sa Linggay, nagtataka ako dun eh. Kasi nag-gulit niya ako dahil hindi tayo sanay. Nakikita natin sa TV yan eh. Sa mga sa Amerika, di ba? Hinahawakan ng kanon. Hindi ako sanay ako. 3 years na nasa Makati kami, bawal talaga sa Makati. As in, puro supot sa lahat. Pero pag nag-usap ang mga politiko, bawal ang supot. Puro yan, plastic. Plastic. Kahit magkalaban yan, nakangiti. Tingnan mo si Binay, si Duterte, si Marcos. Nung sa Yupang, yung third presidential debate. Bawal ang supot. Parang walang pinagdaanan, ano? Nagkayayakapan. Kaya sabi mo, showbiz na showbiz ng mga plastic. Anak ng bakang dalaga. Nakukunan mo. Ilagay natin sa YouTube yan. Alright. So anyway, ibig sabihin dito sa lungsod ng Dagupan, here comes a time na talagang once and for all, after 50 years that we have this bee dump site, the bull dump site. Oh. Kasi may sirang ulo na nagpalagay ng dump site sa tabi ng dagat. No, I'm just trying to tell the truth. Sira ulo yung alkalde na nagpalagay ng dump site sa tabi ng dagat. Di ba? Kaya naging problema yan eh. Abay, mukhang kung alkalde, edi coastal town natin. You're talking probably about San Fabian, Binmali, or Lingayen lang naman. Labrador, ano. So, multiple choice tayo dun ngayon. Yung iba nga eh, nilalagay nila yung basura nila sa bundok. Ito dagat eh. Meron naman tayo dyan, di ba? Yung sa bundok, dun sa may... San Jacinto. Pero pag nasa bundok... overpriced yun ah. Nawala na nga yung lupa eh. Nawala na yun? Naglaho, nag-carp! Binili natin ng 20 million. 34, 20 million. 34 million ang yun. Puhunan ng pala dun is 6 million. Hindi lang yun, kasamang words. Nawala yung lupa! Nawala yung lupa? Oo, naglaho parang bula. Parang yung mga nawawala, pera, alahas, lupa. Pati lupa, nawawala. O, tanungin mo, nawala, di ba? Nawala. Hindi kasi nakasali ata sa Agrarian Reform, anak ng bakan nila. Kasi paano pag nilagay sa bundok, pag umulan, di ba? Babalik din! Ayaw ng mga taga San Jacinto, sabi na yung kalukuhan nyo dyan sa Dagupan, idadamay. Nagpuprotesta sila dati dun eh, yung mga tao dun. Sayang yung lupa no, na binili natin. That was tens of millions pesos. Hindi lang yun, kasi kaya alam ni dating administrasyon yun, dahil dati siyang congressman, so alam niya kung saan siya pwedeng kumuha ng lupa at pwedeng paglagyan umano ng kanyang mga naiisip. But the problem is, merong konting corruption dun sa nangyari. Konting corruption ba yung 35 million? Pero ang nakikita ko kasi na solusyon dyan sa problema sa basura, talagang lalabas ka sa yung comfort zone, yung segregation at source. Yan, ang problema yung segregation. Mag-umpisa. Sa amin, disiplina na naman yan. Ng teting. Sa kasambahay natin. Sa atin na lang mismo. Bakit kasi sa kasambahay pa, wala kaming kasambahay. Di, ako mismo, pag ako magtatapon ng basura ko, isegregate ko ang nabubulok sa hindi nabubulok. Alam mo niyo, counselor, na-observe ako yan. Basura, saka traffic. Yung sinasabi mo na sa atin yung disiplina, tama din yan. Pero dapat may enforcement. Yes. Example, gaya sa traffic natin ngayon, dapat yung mga nag-jaywalking dyan ngayon, if a fine, kung walang pera, pawalisin dun sa munisipyo. Tarahan, para matuto. Yan. Tapos sa basura, ganun din. Kasi, dati kasi meron ganun eh. Yung barangay, wala na rin. Parang, dapat yung nabubulok, di nabubulok. Dati kaya, ganun din ako, pagaya-gaya. Ngayon. Saka, yung sense of patriotism, kailangan din ilabas. Palakasin natin. Palakasin din na, kung tayo mga taga-Dagupan,
in meron tayo makita na may gumagawa nun na hindi taga dito sa Dagupan, ay, kailangan mapagsabihan din natin. Kahit Dagupan nyo ay, yun. May nakita ko minsan dyan sa Tulay, din sa may Star Plaza. Mama, oh. Mihi. Hindi, nagtatapon yung basura dun sa Tulay. Sa Tulay. O, di bumaba ka lang sa sakyan. Hoy, ikaw sana. Malaki, parang wrestler. pati ako, baka ititapon niya ako dun sa anak ng bakan dala. Naka-YouTube ba? Naka-YouTube. YouTube natin yan. No? O, pero pwede naman. Tatagdarin ko lang. Di ba pwede naman, pero ano, i-picturean mo siya tapos ilagay mo sa disisikat. Kaya nga, ngayon na medyo natatakot ako si Mayor. Nagagalit. Pati yung ihi, yung pag-iihi. Alam mo, tama yung nagawin. Ikaw, mahihi ka dyan kung san-san ka rin. Hindi, tinatago ko kasi ba, takaw aso tungo sa akin eh. Baka kagatin ng aso, kainin. Alam mo, si Juan, si dating Congresswoman Ranjit Chahani, nagagalit siya sa mga media natin. Nag-iinom kami. Oh. Kahit malayo, si Ranjit kasi nag-aral sa kanya, Eastern and Western Europe eh. Nasanay sila na, hanap sila ng toilet. Eh, yung mga kasama ng media, kahit doon sa may Gold sa Lingayon, ilang sila doon sa may daming bulaklak doon eh. Oh. So nagagalit siya, sabi niya. Eh ngayon sa Dagupan, pinipicturan na ni Mayor yung mga At saka alam mo dati sa Sangguni ang panglungsod, I can still remember nung ako'y bata pa, batang panghipang hindi sa gilid kasi may pwedeng uminom doon sa loob ng Sangguni ang panglungsod doon. Noon. May nagyoyosi pa sa loob. May city jail doon. Oo, tapos paglabas mo ng konting-konting labas lang, kasi susundin yung tatay ko noon, nagko-cover din eh. Oh. Ang panghipang-hi yung parang... Bata ka pa noon? Oo, I was like 8 years old, ganun. Ang panghi! Nakikita ko yung mga media, doon pala lalabas lang, tututukoy nila yung ihi na siya sa tabi. Mabawi yung ihi ng lalaki, no? Pero may nakita akong advantage, kasi ginagawa ko nga yung ano, mag-segregate ka sa bahay. Mm. Talagang mabaho talaga yung basura. Kaya yung akong gumagawa instead of yung kasang bahay. Oh. Kasi pinag-aaral. Para alam mo. Oh. Pero meron dalawang advantage na ano nakita yun? Ko na hindi sinasabi na iba. Ano yun? Mawawala yung mga langaw. As in talaga mawawala. Pag ihian mo. Hindi, ibig sabihin pag isa-segregate mo yung... Tapos na tayo dun sa ihi. Tapos na sa ihi. Pag totoong isa-segregate mo, so yung basurahan mo, hindi na... Kasi yung mga lalangawin. Na, kasi pagka yung, pag hindi mo sinesegregate, yung itlog ng langaw, nandun lang sila eh. Pero pagka nilagay mo talaga, sealed siya, walang langaw. Nako! Tapos ang isa pa nun, yung nabubulok, pag tumagal ngayon, gagawin mong compost material para sa halaman mo, walang anay na naman yun. Ganun? Oo. Galing mo ah! Oo. Walang anay, kasi pag bumili ka ng soil sa labas, at ginamit mo sa yung humus ginamit mo sa bahay mo. Ah, wala hindi na. Mo na alam, may anay na yun. After ilang buwan lalabas yung anay. So ngayon ang sarili mo. Oh, so meron pa tayong magaling sa art, sa environment at higit sa lahat. Scientist. Ang gusto ko ay ang gusto ko dito kay councilor. Panto, hindi lang councilor, ha? Hindi lang scientist. Saxophone player to. Kenny G. Sino ang pangalan ni Miles? Yung Miles Davis. Miles Davis. Nakanambara. Oh. Si Kuya Mort, scientist yan. Scientist. Saka yung mga ihihi na sinasabi mo, may alam akong grupo na gusto nilang inihihiyan sila. Ano yun? Yung FML. Yung membro ng mga federation ng mag-aagaw ng lakas. Yan. Sabi na sa boyfriend na, ihihiyan nyo kami. Yun. Grabe, nababasa ko yan. Hindi ko alam kung totoo. Ano? Yun lang ang mga tao alam kung gustong inihihiyan. Eh, mapangi yung ihi. Ano? Yan. Wala na po tayong oras, mga kababayan. Ito po si Mortz Ortigosa. Ay, hindi po mapang likod pa ng Audrey Delgo sa muli ulit na pagtatanghal po ng pulso. Saka po natin si Councilor Jigsin. Maraming salamat po.